It's me again, April Aguiluz. Welcome to our channel. So tonight, as you can see, marami ako dito parcels or na-order sa online shop. Actually, pinagtatawanan ako ng mga co-workmates ko kasi ang dami ko lang in-order. Actually, may project po ako and I wanna share it with you guys. So ito po yung how to restore keychains. Yung keychains po kasi natin, di ba? Ito yun. Mga old keychains ko since around 2008 pa ito lahat. Hindi ko matapon-tapon kasi it's either gift siya, souvenir siya sa mga napuntahan namin, ang hubby ko, or ako mismo sa iba't ibang lugar, or even other countries. So, hindi ko matapon. And then, kung makikita nyo, medyo madumi siya. May mga rust na. So, I wanna restore it and then may gagawin ako na ilalagay ko siya somewhere. So, for this video, so i-share ko sa inyo guys kung anong gagawin ko nito. So, ito yung mga kailangan ko na nakita ko sa online shops. So, this is the bulletin board. It's a cork board. So, ito yung isa yun. Ito yung sa main needed ko na item. So, ito siya. Umorder ako ng isang round plier para as a tool ko sa pag-restore ng keychains. Ito naman, as you can see, baka, ano nyo. Ito naman yung mga screw pins. So, screw pins, and then, ito yung keychains, flat keychains with rings. Then, ito naman is push pin. So, ito yung push pin. So, ito yung mga kailangan ko, and of course, yung mga lumang keychain. Ito yung siya. So, i-restore ko ito. And then, ito yung maglalagyan ko sa kanila. So, the cordboard. So now I'm gonna show you kung ano na yung natapos ko na project. So ayan na po. Yan po ay mga keychains ko. Those were given by our friends, by our families, co-workers, and even we bought them by ourselves, si Louie at ako, as souvenirs sa mga napuntahan namin ng mga lugar, and even to other countries. So ayan po, isa-isahin natin. So, as you can see, itong sa my upper part, these keychains were from other countries.
Ayan, may Malaysia, Macau, Hong Kong, Guam, even Rome. And then dito naman na part is mga local lang yan. May iba naman were given by suppliers. Ang iba naman is mga giveaways. So, as you can see yan po. So, here. So, ito. Ito siya. Ito yung keychains ng aming org. I am a chemist of the Philippines. And then, ito. From Sikihorian. And then, here. Ito, I think this is from Shimadzu. As well as this. So, ito naman is from Agilent. Ito naman is from Perkin Elmer. Kasi yearly, all the chemists in the Philippines nag-attend ng Congress. Tapos, yung mga suppliers may pinamimigay po. And then, as you can see naman, ito here. Ito naman si Smarties. Ito yung mascot ng DOST. Ito naman is from the National Science and Technology Week ng DOST. I forgot po ang year kung kailan yun siya. Basta mayroon akong ganito. And then, ito naman from local, Boracay. Philippines lang yan. Ito, parang this is a seed from plant. But I forgot po kung ano yung lugar ito ko nakuha. Ito from Camiguin. Pumunta kami ng Camiguin siguro mga 2009. Ayan, from, even from Phoenix, from Bohol. Ito naman, Yamaha Club ng husband ko. Ayan, even Lake Cebu. So, that's in South Cotabato. So, ayan, Zufari. Mga 2010 ata ito. Together with Ocean Adventure. Ayan po. Lake Agco. Ayan po, Lake Agco from Cebu. Ayan. These were all given by our friends, families, and even ang iba naman binili namin. And this is from Ateneo de Davao University. Kung saan ako graduate. Palawan. So, yan po lahat sila. So, ang mga materials po na binili ko dito, so as I've explained earlier, ito corkboard, ito naman, ito yung mga pushpin, but this is a wooden pushpins, yan po. And then I changed the, kapag rusty na siya, change ko yung mga ring keychains niya, yan po. So this is from Sikihor. So that's it. So, ito na po yung project ko. And nandito sila lahat. And I'm so happy kasi at least na-arrange na. As you can see guys, ito din pala. Ito yung noon, yung mga sa cellphone na from 5110 to 3310. So, I even ni-restore ko siya. Ginamitan ko na lang ng ring keychains as well as this one. So, yan. Pang cellphone po yan. So, mga noon pa yan siya. Before pa yan siya. Okay, guys. So, thank you for watching. Hope you like my what I shared to you. Kung paano i-restore yung mga keychains. Huwag po natin silang itapon kasi may mga good memories. Yan sila. Friendship memories and all. Okay po. So, ayan po, guys. Thank you for watching. Hope you like my video. Hope nakatulong ito na how to restore ba yung mga old keychains natin, even yung mga new ones. Huwag nating itapon. And then, sana nagka-idea kayo. At least naman ang makatulong ito. So guys, thank you for watching and hope you like and subscribe our channel. So thank you everyone. Bye!